Hello guys, ako nga pala si Jem at welcome sa channel ko. So, ano ba dapat ang kino-consider natin bago tayo mag-alaga ng isang aso? Or bago tayo bumili or mag-adopt ng isang aso? Unang-una, dapat ang i-consider natin yung budget. Hindi yung budget na pambili ng aso sa mga may breed, yung mga may breed na aso. Hindi yung budget na yun. Ang budget na tinutukoy ko is yung simula yung pagkabata nila hanggang sa pagtanda. Dapat may nakalaan tayong budget sa kanila. Habang bata pa lang yan, magastos na. Vaccination, deworming, ayun nga, 5-in-1, yung anti-rabies. Magastos yan. Sa totoo lang. Pag nagkasakit, mas magastos na naman. Mas masakit sa bulsa. Ang pangalawang dapat natin i-consider ay time. Dapat may time ka sa alaga mo. Sa aso mo. Hindi lang yung basta binili mo na lang, andyan na lang siya. Dapat may time ka rin para lambingin siya. Para ilakad. So, ayun, talagang kailangan yun. Hindi naman pwedeng bumili ka lang, tapos yun na. So, dapat i-consider din yun. Ang isa pa dapat nating i-consider is yung love. Kapag once na nag-adopt ka ng aso, dapat mahalin mo. Kasi once na minahal mo yan, hindi ka niya niiwan. Seryoso. At ngayon, kung mag-a-adapt ka lang, tapos itatali mo lang siya, doon lang siya, hanggang sa lumaki siya, wag na lang din, kasi kung imaginein mo, ikaw, nakatali lang, gusto mo ba yun? Hindi, di ba? Consider mo rin yung feelings ng aso. Nalulungkot yan, natutuwa yan, so bilang ikaw yung owner, obligasyon mo na mahalin yung aso. Next is yung willingness. So, gusto mo ba talaga? O gusto mo lang kasi gusto mong kumita? Kung willing ka talaga, sige, go. Mag-adapt ka. Panindigan mo. Yung iba kasing pet owners, bumibili ng aso para lang mag-breed, para lang kumita, para may profit. Yung iba, once na tumanda na or nagkasakit na yung aso, hahayaan na lang, huwag ganun. Kasi kung bumili ka lang ng aso para lang pagkakitaan, sinasabi ko sa inyo, huwag ka na lang bumili. At hindi para sa iyo ang pag-aalaga ng aso. Oo, may kita sa pag-breed, pero bonus mo na lang 'yon. Bonus na lang 'yon sa pag-aalaga mo sa aso. So may isa pa dapat tayong i-consider. Isa 'yun yung family members. Gusto ba nila kung may allergy ba sila sa aso or may phobia? I-consider natin yun kasi mahirap naman mag-alaga ng pet kung ayaw nung iba mong relative. Ang suggestion ko na lang sa'yo, mag-alaga ka na lang ng exotic animal. Pwede yun. At least yun, naka-enclosure lang naman. So, yun lang. So, ayun po. Thanks for watching. Sana po may natutunan kayo. First vlog ko po pala to. So, nag-upload po ako ng videos 2 to 3 times a week. It's all about my travel, life, pets, and games. Sana po magustuhan nyo. And please click the subscribe button. Thank you!